Hey guys! So, ayan po, I'm Lerping Mangadlaw and welcome back sa aking channel. Ngayon lang po ako nakakapag-vlog ng ganito at nagpapakita kasi po medyo na busy ako at saka laging nasa trabaho kaya so finally nakita nyo na ako ngayon guys. So, bago yan, mag-subscribe na po sa aking channel, Lerping Mangadlaw. And pakiclick na lang po yung button para ma-receive nyo po yung notification if may update po ako sa ating piano. So guys, meron po akong i-update. Ang alam ko po, alam na ng iba about sa upcoming project ng piano, which is yung iba, baka hindi pa alam. So ayan, mag-update ako ngayon. Tungkol po sa Tabing Ilog Musical, sa March 7 po yun, 3 to 5 p.m. orchestra. So, mayroon pong note dito. Babasahin ko lang kasi ito po ay nanggagaling po sa admin nila. Mayroon kasing note dito nakalagay. Please proceed to. Basahin ko ha. Please proceed to ABS-CBN audience entrance along Eugenio Lopez Drive. So, ito po yung parang address na pupuntahan. At least 45 minutes before the show of schedule. So, ibig sabihin, bago po mag-start yung schedule, kailangan 45 minutes, nandoon na po kasi syempre, marami iaayusin pa, marami pang mga gagawin set up para maayos yung pagpasok ng yung flow ng tao. So, ang nakalagay pa din dito, seats are, yung upuan ay first come first serve. Kiss to kiss. Ano, first come first serve basis. So kung sino po yung mauna, kung sino po yung mahuli, so wala, kailangan kung mauna ka, parang ganon. So ang tickets po honored only the date of the time. So wala pong refundable ang ticket. So if ever kung hindi ka makakahabol doon, tapos may magki-claim ng ano na hindi, kukunin ng ano kasi hindi nakahabol, hindi nakapanood ng ganon. So, hindi na po nila ere-refund. Kaya nga dapat advance ang pagpunta doon para makapanood at hindi masasayang yung ticket po. Yung pinaka-main address talaga nila sa Dolphy Theater, ito po. ABS-CBN Dolphy Theater, ABS-CBN Complex, Mother Ignacio Avenue, Esguerra Triangle, Quezon City. So, alam naman natin talaga na kung saan yung ABS-CBN, kaya madali nyo matres po. So ngayon, hindi pa ako nakakuha ng ticket para doon sa Tabing Ilog. Hindi ko lang sure ha kung makakapunta ako kasi nagpapareserve na po ako ng concert nila Kiara kasi at saka doon sa Mitri Sports ni Obstacle ni Boss Gino. So guys, let's support na lang po tayo sa ating Kiara para sa Tabing Ilog niya, para maraming makapanood. Hindi ko lang sure kung isa na ako doon na ano, basta i-update ko na lang kayo. And then number 2 update, ito yung pinaka-importante guys, tungkol dito sa BP Choice Awards. Please po, boto na po kayo kasi sa totoo lang, si Boss Gino dati naka number 3 siya. So ngayon, bumaba, number 6 na po siya, which is naunahan na po. So ang number 1 dito sila Aeon Perez, sila Tan, si Yamyam, si Fomia, si Kyle. So number 6 na po si Gino, 9.1, siguro ngayon 9.3 na. So sana makaabot siya sa top 5 kasi yun yung pinaka-importante. Kapag nakapasok ka sa top 5, mayroon kang award doon. Ang valid kasi dito guys is until March 6 po. So kailangan makahabol. Boto na po kayo. Only react lang po. Comments and then magre-react yung mga nanonood para dumadami po yung vote ni Boss Gino. Si Kiara, kanina bago ako umuwi na update ko po, 9.8 na po siya. So, si Lou, 9.1. And then, panglima po si Kaori. As usual, nangunguna si Francine, si Belle, 15K. Ayan. So, number 3 na po si Kiara Takahashi. Dati po, naka-pang number 6 siya. Kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo sa update. Naka-number 6 siya po nung
bago in-announce itong BP Choice Awards, 1 week nalaman yung result, naka number 6 po siya. Pero dahil nga pinuprosige nga natin, sige lang tayo boot ng boot, kaya pinagtutulungan, kaya umabot siya, nakahabol siya kay Luke na number 3 na po siya. So sana po hindi na po siya maabutan, sana mamintin at mahabulan pa niya si Bill. Pero at least pasok na siya sa top 5. So yan ang pinaka-importante. So sana po ganun din sana si Boss Gino, guys. Tulungan po natin para makapasok po siya sa 5. Number 3 update ko sa inyo, guys. MOR. So ano na po ang nangyari sa MOR nila Kiara Takahashi at saka ni Chantel Cruz? Wala na po sila sa top 10. 3 weeks ago na po. Wala na po sila. Hindi na po nakapasok sa top 10. So siguro naiintindihan ko kasi mas naka-focus tayo ngayon sa BP Choice Award dahil malapit na po yung deadline March 6, kaya siguro yung ating mga kasamahan nating mga fans naka-focus dito sa ano sa BP Choice, kaya siguro hindi natin na ano na yung MOR. Pero sana kung may time po, dot-dot pa rin tayo. Magbuto pa rin tayo doon, magko-comment para makapasok ulit sila sa top 10 po. Kasi sayang naman, noong umpisa talagang sunod-sunod yung number 3, number 4 sila. Hindi bumaba sa 7 eh. Kaya pero ngayon, wala na. Hindi na sila nakapasok. So ayan guys, yun po. Sana po kung mayroon po kayong mga time, mga Keanu fans. So buto na rin po kayo doon, magko-comment po kayo doon sa MOR. And then papanoorin nyo po yung cover ni Kiara, Someone Always Saying Goodbye, para madagdagan po yung views niya. Kasi sa ngayon, 300 plus kina po yung kanyang views. So sana aabot ng million yung kanyang views ng cover niya po. So, ayan po, number 4 update ko sa inyo guys. Itong sa Forza event, May 3, 2020. Doon nga po sa Arca, South Taguig. So, doon po gaganapin yung obstacle event ni Boss Gino. Ito po, for sure na talaga ako dito kasi dito po first time ko po dito na makakasama sa event, sa obstacle. So, nung last year, dapat sasama ako doon. Dapat sana pupunta ako doon sa Bulacan yun last year, diba? Hindi ako nakahabol kasi may schedule ako ng duty ko, kaya hindi ako nakapunta. Sa sandang hinayang talaga ako. Pero this time po, ngayong B3, talagang hindi ko na ito papalampasin. Pupunta talaga ako doon. Kailangan makapag-ikot ako. Kailangan makatakbo ako para papayatin ako. So, ayan po. Tungkol naman sa Riskate, mayroon po silang kung napapanood yun na po sa ibang admin, nagbigay na po sila ng package ng Riskate. So yun nga po, mayroong pong 2005, mayroong 19, mayroong 1000, 799. Pero kasi ako beginner pa lang, so 799 po yung aking i-avail, kaya mas nakakatipid. At saka ang purpose ko kasi doon yung hindi ko kailangan ng ibang mga yung ibang kate na medyo ano yung syempre pag sa beginner pa lang, tsaka kailangan ko doon yung maano ko, syempre ma-experience ko din kasi first time ko nga pupunta doon, kaya yung 799 lang yung aking pipiliin. So ayan po, hanggang February 18 po ang discount. So meron po silang ano po yan, so far sa global sila po yung mga admin nag-organize. Meron po sila nga code PBB30 with the discounts until Feb 18 po lang ang discounts nila, kaya discount, kaya mag-abil na po kayo para makaka-discount. Sayang naman din, di ba? So last update ko guys, last but not the least, so ito po about sa Dreamcatchers concert nila Kiara Takahashi, Lily Postpone sa Chantel Cruz at saka sila Jim. So ayan po, di ba nga nung mga nakaraan supposed to be nung March dapat, di ba? Dahil nga nagkakaroon ng March, Feb 28. Dahil nga nagkakaroon ng ano nang nag-viral yung coronavirus, kaya po na-postpone. So last week lang, nag-online na po yung One Music PH. Ito na po, continue na po yung pag-avail ng tickets.
sa mga hindi pa nakakuha, kumuha na po kayo dahil ito na po, nag-final confirm na po sila. Si schedule ay April 4. So, yun na po yung schedule ng pinaka-final. April 4 na po sa concert nila Kiara. Kaya guys, kumuha na po kayo para hindi kayo mahuli dahil sigurado maraming pupunta doon. Tsaka, meron kasi silang meet and greet, diba? So, ang kinuha ko yung gold kasi para, syempre, yung alam ko po sa inyo guys, mga Keanu fans, gold talaga ang kinukuha. Meet and greet andoon, which is andoon si Boss Gino, para yun naman talaga yung hinihiling natin na magkakasama sila sa event, mapicturean natin sila magkasama. So ayan, pagkakataon na po natin na eto, kukuha tayo ng ticket ng gold, 1,200 para yung makuha na natin sila, at least maano natin, makikita pata personal. Kaya, so, sa mga hindi pa nakakuha, ayan po, kumuha na po kayo ng ticket sa Dream Concert. Tapos, sa Tabing Ilog, sa ticket, din sa Forza. So, tatlo po yun. Kaya, pero, sure ako dito sa dalawa, sa Forza at saka sa concert, kasi nakapagbayad na po ako. Pero itong Tabing Ilog, March 7, nako, hindi lang ako sure kung makakapunta talaga ako. Depende lang talaga sa schedule ko. Pero I hope na pag-pray ko pa rin na makakapunta ako sa March 7 dahil para masuportahan natin si Kiara sa kanyang show, si Eds. So, yan lang po yung aking update guys, kasi syempre nakaligo na rin kasi ako dahil after nitong pag-vlog ko, papasok na ako sa trabaho, and then medyo malayo-layo aking lalakaran dahil sobrang traffic, para exercise, para papayat na rin ako. So, ayan po. Yun lang po yung aking update guys. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta at nagtatanong sa aking vlog, sa mga update, kung anong update ng Keanu. At least may naisagot ako. Mayroon pa akong sa kanila na i-update. Kaya thank you sa mga nagtatanong, mga Keanu fans. And So, walang update ngayong araw na ito. Hindi ko alam kung may update si... Araw-araw kasi sila nag-workshop. Si Kiara, puspusan din yung kanyang rehearsal para sa Tabing Ilog. So, yung ibang mga star meets mayroon din. So, may kanya-kanya sila, pero araw-araw may workshop po sila. So, ayan po. That's it guys. So, ayan. Bye-bye na kasi papasok na ako sa aking trabaho. Thank you guys. Thank you for watching. Huwag kalimutan po mag-subscribe sa aking channel, RP Mga Adlaw, para po madagdagan. At saka, click nyo na rin po yung bell button para po ma-receive nyo yung aking notification, para if ever na meron po kong update, at least ma-receive nyo guys. Maraming salamat. Bye-bye.